baka minsan ay may misinterpret yung mga pagkilos ni Trillanes. Dahil minsan pinupuri niya yung presidente, no? Mm-hmm. Pero natural naman 'yan eh, dahil dapat naman na ang tawag diyan na sa aming mga circles ay dialectical. Ibig sabihin ng dialectical, titignan mo yung positibo at saka negatibo. Huwag lang naman yung puro negatibo, no? Siguro nami-misinterpret ng iba yung ganung klaseng attitude o kondukta ni Senator Trillanes. Na tinitignan niya hindi lamang yung negatibo. Tinitignan din niya yung positibo, halimbawa foreign policy. Halimbawa yung paglayo sa Tokhang, no? So, yun yung pwedeng ma-misinterpret ng ibang mga grupo. Pero hindi ko alam itong mga banat sa kanya, itong mga hardcore no? Tsaka sino dahil itong ako, mga hardcore campings na yan? Ako kasi, Ina, softcore lang ako eh. No? Si Michael ang hardcore, no? Hardcore lover ako. Actually, wala akong pakialam sa mga kulay na yan. Pero, hindi, ako, ihimay ako ng konti dyan. Aking leeg, no? Yan ba yung pink? Yan ba yung pink? Oo, si Michael din. Kasi, ang daming pinapakita niya. Ang ibig sabihin, kunyari, kaya dalit yung mga hardcore kakamping sa kanya is pag sumaside siya, kunyari kay Duterte o kay BBM, ganit sila kasi akala niya, si Trillanes, dapat sumaid ka sa mga pink, parang gano'n. Ayun nga po yung pinaka... Michael, dapat unawain natin si Sally Trillanes, yung kanyang galit kay Digong. Pero sabi nga nila sa kanya, at saka ni Matubato, pinapapatay nga yan eh. Diba? May ganun talaga. Papatay nga yan eh, di ba? Kaya talagang hindi lang yung mga kakampings ang na-demonize ng panahon ni Digong. Lalo na si Trillanes, di ba? Ilan nga, hindi siya nakulong katulad ni Laila, di ba? At hindi rin siya napatay katulad ng libo-libong mga biktima ng EJK. Ibig sabihin, nag-survive siya. Pero siyempre, natural na ang focus ng kanyang galit, ng kanyang tira, ay si Digong. Dahil yung gustong dumurog sa kanya eh.